Hoy mga ka-taxpayer, kong minamahal, peace and peace and peaceful mind para sa inyo. At napakaganda ho ng topic na ating pag-uusapan. Pero bago yan, huwag ho ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at panoorin nyo po itong Extra Cash. Ayan, Extra Cash! Para lumaki ang kita ho ninyo. Turuan ko ho kayo paano ginagawa itong isang magaling na raffle event organizer. Ayan! Mind game ang pag-uusapan ho natin. At ito po ay pinatutungkulan, mga ka-taxpayer kong minamahal, napakalaking kumpanya. Basahin ho natin yung BIR media release. Ayan. So sabi dito, lakihan ho natin, naghahanap ho sila. Ayan, may hiring. News manager, station manager, editor, chief photographer. Request for media release, request for media coverage. Issuance of closure order against Mega World Corporation, 7:30 in the morning, Wednesday, April 18, 2022. Kahapon huli siguro ito ni-release. At magkikita daw sa Denny's Uptown Parade, 9th Avenue, Global City. Aba, meron ho silang tinatawag nating breakfast meeting. At ang breakfast meeting po ay para ho sa isasarado daw ang Mega World. Aba, ano ba yung Mega World? Yun, hanapin natin. Mega World, ano pangalan? Mega World Corporation, Mega World Corporation. Tingnan natin kung ano yan. Para maintindihan natin lahat, ano ba yung Mega World Corporation na yan? Ayun, ang Mega World Corporation pala, yun, ito. Ito yung website ng Mega World Corporation. Tumagawa pala sila ng pre-selling condominium residential lot. Offices, ayan, Mega World Project, Makati. Ayun, yun pala yun, ang Mega World. Marami ba silang project? Check nga natin kung maraming project ang Mega World. Tingnan natin yung kanilang images. Ayan. Ayan pala yung mga project ng Mega World. O, ito yung Mega World na, ayan, Greenbelt Hamilton. Basta kanila pala yun. Okay. Ayan pa yung mga project nila. Lalaki ha. Okay. Pag-usapan natin hindi yung project ng Mega World. Pag-usapan ho natin yung kumakalat na bali-balita. Ano ang dahilan? Yun. Ano ang dahilan? Malaki mata. Ano ang dahilan? Anong dahilan? Bakit isasara ang Mega World? Hanapin natin kasi sa bagay, pagka-release na pagka-release nito, eh, tinake out agad. Hindi na namin isasara. Ano yan? Ano yan, sir? Todo pati pato? Urong sulong, ayun, dito, dupati ka. Urong sulong? Urong sulong yan. Urong sulong yan. Nakakatawa. Nakakatawa itong mga nangyayari sa bansa natin. Ano? So, nag-request. Nagre-request parang. Sinabi, nagkaroon na, hindi na namin itutuloy. Ba? Ano nangyari? Wala nang sila. Hindi na namin itutuloy. Pakialam mo. Pakialam mo. Hindi ka na makasama doon. So, pag-usapan natin, ano ang dahilan? Ayan, papakita ko sa inyo ang ano, paano? Yun ma, paano, sir? Ha? Nagkakaroon ng closure. Kailan nagkakaroon? Ito, pakita ko sa inyo yung rule ng BIR sa pag-closure. Ito po yung gagamitin nyo. Wala na pong iba, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito pong Revenue Memorandum Order number 3-2009. Ayan. Kung mapapansin mo rito, ito lang yung revenue regulation na may closure. Ayan o. Administrative sanction, suspension, temporary closure of business. Ang tanong is, why? Why bakit isasara? Why?
Yun, yun. Sasagutin ngayon itong revenue memorandum na to. Okay? So, ang background, ang objective niya kasi, ang background nito, basahin muna nga natin background para maintindihan ko rin. Okay! While taxpayer education and tax information campaign have been done much to increase taxpayer awareness, the role of enforcement in enhancing the revenues and promoting greater voluntary compliance is of equal significance in effective tax administration. Okay, ganda na sinasabi ah. In this regard, the BRAC shall endeavor to intensify certain aspects of its enforcement operations through offline kandado. Ayun naman pala eh. Nagkakaroon ng closure ayon dito sa offline kandado. An initiative involving the strengthening of the BIR imposition of prescribed administrative sanction for non-compliance with such essential requirements such as, yun, ito yung mga requirements daw. Number one, official receipt, issuance, filing of tax return, declaration of taxable income, taxpayer registration, and paying the correct amount of tax, mandated. Yun. Ito yung dapat ninyong tandaan, mga bossing ko. Ayan. So, dapat within the scope kayo, so nilalagyan ko siya ng tawag nito, box. Yun. Para matandaan ninyo kung anong dapat ninyong gawin. Pero, explain ko sa inyo. Nagbibigay ako ng libreng libro. Free. Libre. Yan. Free sa Ingles. Sa mga hindi nakakaintindi ng libre, gawin natin Ingles. Free. Dahil libre ho yan. To hoy legal solution and business opportunity para ho dun sa mga naghahanap ng hanap buhay. Napakagandang hanap buhay ho ngayon ang estate tax. Okay? Kayo ho may mga problema sa estate tax. Ang dami-dami yung lupa. Let us convert your lupa into business. Turuan ko kayo. Let us be partners, tawagan nyo lang ako, yung number ko, eh, nag-iikot-ikot naman niya sa task, makikita nyo dyan, dito, yan. I-text nyo ako at nasasagutin kayo ng aking mga staff, okay? Kung kailangan nyo ng business at marami kayong lupa, hindi nyo alam gagawin nyo sa lupa nyo, let me help you, let us be partner. Kasi meron pong ano ngayon, tax amnesty. So yung tax amnesty, sabi ng BIR, eh hanggang June 14 next year na lang ho yan. Isang taon na lang. So, pilitin ho natin na mailipat yung property niyo sa pangalan niyo para magamit nyo na negosyo at ma-convert into cash yung opportunity nasa lupa. Otherwise, kukunin ng BIR yan. Ah, nakita nyo naman dito. Ah, dedemanda kayo ng BIR. Kapag hindi nyo binayaran yung amnesty nyo, ayan o, demanda. Ibig sabihin, dadaling kayo sa court. So, hanggang June 14, 2023. So, pag-aralan natin mga taxpayer kung ano ba yung ipapasara. Ayan, sabi rito, ito raw ho yung grounds. Grounds, eh. The National Internal Revenue Code as amended empowers the Commissioner of Internal to suspend the business operation of a taxpayer on certain ground pertinent provisions of which provides. O, paano kayo sasara? Ito ho yung mga way. Hindi kayo nag-issue ng resibo. Number one. Yun ho. Failure to issue it. Iko-close ho kayo niyan. Number two. Failure to file VAT return as required by Section 114. Isasara ho kayo niyan. Understatement of taxable sale by 30%. Isasara ho kayo niyan. Okay? And number four is failure to register. So, meron temporary closure. Kung mapapansin nyo, ito yung closure eh. So, 5 days ho yan, lalakihan ko. Oy, ayaw mong lumaki. Ayan. Not less than 5 days. At saka, lifted lang, ililift eh. Oh. So, ibig sabihin, may consent yung BIR bago buksan. So, pwedeng humaba yan ng more than 5 days. Less, ang sabi, less than. Not less than. So, minimum ng 5 days. Ano yung maximum? Tinatanong eh. Mas mahaba yun. Mas mahaba. So, tandaan nyo lang ho yung apat na sinabi ko na pwede kayong masuspend, maklose ang business nyo through offline kandado. So, kung may problema ho kayo sa offline kandado, mga ka-taxpayer kong mahal, baka makatulong naman po ang inyong tax specialist. Available ho ako. Pwede ho tayong pwede kayong mag-consult sa akin through
via o through internet. Okay? Through Google Meet! So, natatawa ako. Marami nagtatanong, ano yung basic? Ito po, apat ho. Okay? Number one, ulit natin, failure to issue receipt. Number two, failure to file VAT return. Number three, nag-understate ng 30% sa correct taxable sale. Ngayon, sino magsasabi kung correct or hindi correct? Eh, yan ho yung questionable dyan. At hindi ho nagpa-register. So, dyan ho sa apat na yan, nag-fall siguro. Naghuhula ako. Nag-fall siguro yung Mega World. Okay, mga taxpayer ko mahal, uulitin ko lang yung aking panawagan sa inyo. Kung meron ho kayong lupain, mga taxpayer ko mahal, pera ho yan. Huwag niyong pabayaan yung lupain ninyo ay mapunta kung kani-kanino. May tax amnesty po tayo ngayon. Ay, avail nyo pa kung wala kayong pambayad ng tax amnesty. I-convert natin yung lupa ninyo into business para maging pera. Kailangan natin ng pera. Kailangan ko ng pera. Kailangan nyo ng pera. Kailangan ng buong bansa ng pera. Kailangan ng mga naggegera ng pera. So with that, mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life.